Yes, hello. Magandang araw po. Ako po si Zarina Medina na Program Manager ng Union of Local Authorities of the Philippines. Nandito po tayo kasama ng ating guests and resource speakers para po mag-discuss ng health issues ng PWDs, ng Persons with Disabilities and patient groups dito sa Pilipinas. So this video po is a project of the Union of Local Authorities of the Philippines and Ayala Foundation and Access Health International for the 162-52 Health Coalition. So yan po, let's start. Ang guests po natin, si Ms. Fatima Gurley Garcia Lorenzo, the President of the Philippine Alliance of Patient Organizations and Executive Director of CAIF Foundation. Hello po, Ms. Gurley. And si Mr. Octavio or Tito Ogie Gonzalez, Vice President of the Patient Alliance of Patient Organizations and President of the Philippine Association for Citizens with Developmental and Learning Disabilities. So ayan po, hindi tayo start. Pag sinabi natin na persons with disabilities, ano po yung coverage niya? Sino po yung pinag-uusapan natin? Ang pinag-uusapan, alam mo ganito, no? Nung araw, ang tingin ng tao sa persons with disabilities, panay yung mga orthopedically impaired naman, yung naka-crutches, naka-wheelchair, yun ang tingin nila. Even the international sign, logo ng disability is a person who is a wheelchair. In which, ano? Ngayon, hindi lang naman ang orthopedically impaired ang PWDs. Nandiyan ang visually impaired. And we have also the deaf, we have the developmental and learning disabilities, these are the intellectual disabilities. Yan ang four major areas na kuha. Ngayon, kasama na rin natin dyan yung mga psychosocial, yung mga chronic illnesses. And then there are others na rin na hindi masyadong na-identify, like halimbawa yung mga merong voice difficulty or could not speak because of cancer or other sicknesses, yun mga yun. So yun po, kasama na rin po dun sa pag sinabi natin na patient, ang patient groups, sila yung illness specific. Okay. Ano yung sabihin na? Illness specific, disease specific, ibig sabihin like any part of your body, di ba, na magkaroon ng sakit. Kunyari, we have yung chronic illness like cancer and leukemia. I mean, part of cancer like hemophilia, thalassemia, yun yung mga blood disorders, ganyan. Or scleroderma, yung mga sa skin, ganyan. Yun ang ibig sabihin ng patient groups. Pag sinabi patient groups, you belong to a group na who are parang suffering or who are going through an illness, specific na ano, na disease actually. Okay, so since mapag-usapan din po natin yung mga diseases, mga disabilities niya, ano po yung primary health issues ng PWDs at saka patient groups dito po sa Pilipinas, siguro in terms of legislative support or PhilHealth coverage, ano po yung mga primary issues na? When we went around, we've been going, kasi ang PAPO, that's the acronym of Philippine Alliance of Patient Organizations. When PAPO went around with our roadshows, di ba, and to ask kung ano yung mga issues ng mga pasyente, talagang number one, di ba, Tito, ang lumalabas ay yung access to healthcare. Okay? So, yun yung number one na lumalabas. Okay? Tapos second na lumabas, of course, is money. Diba? Aside from access, they don't have the money to pay for the health, the medication, the hospitalization, all that. And third na lumabas, psychosocial support. Kulang na kulang ang psychosocial support to patients and to PWDs. Do you want to add anything to that? And also, pagka tayo, nagpunta tayo sa intellectual disabilities, wala tayong very konting-konti na naibibigay sa na therapy and medical services para sa kanila. Very limited. Yan ang kapag po pinagsama-sama natin yung PWDs at saka patient groups, how large
Or how, what percentage of the population are we talking about? Do you have estimates? Sige, I'll talk on PWD. Kasi, in the Philippines, wala tayong statistics. Wala tayong hard data, statistics ng PWDs. Ang sinusunod lang natin parati ngayon ay ang WHO statistics. Na ang sinasabi ngayon ng WHO is that 15% of any given population, any given population, 15% of the population of any given country are PWDs. So, yun pa rin ang sinusunod ng natin dito sa Pilipinas. Pagka hiniwa-hiwalay natin kung ano-ano klase yung different disabilities na hindi namin malaman kung ilan yan ang bawat isang sektor, ang isang Bakit po wala, hindi natin makuha yung exact numbers? Kasi alam natin na when we're pushing for some support or gusto natin yung, gusto natin yung attention ng mga tao to support it, we have to give them the numbers. Pero bakit po hindi natin makuha dito sa Pilipinas yung numbers? Number one, sa pagdating sa PWDs, bakit hindi natin makuha, is kumisan merong yung bang, yung ayaw lumabas o stigma. Ayaw ilabas. May stigma. May stigma. So therefore, kumisan, kasi nung araw, few years back, pagka sinabing merong anak na may PWD, parang magsumpa. Parang ganyan ang ba, ano? And then, ayaw pang ilabas, hindi accepted ng society. It is only now that we're starting na i-accept ng society ang PWDs. So eventually, siguro maglalabasan ang lahat yan. Plus, may mga laws na tayo na nabibigay, may mga batas na nabibigay ng encouragement sa PWDs para lumabas. In particular po, ano po yung mga laws na sinasign natin ngayon? Yung Magna Carta. Magna Carta of PWDs. Magna Carta. What else? Nandyan ang 9442, which is an amendment to the Magna Carta. Nandyan, parang ang mga benefits niya ay parang senior citizen na actually more than the yung 20% medicine, 20% discount, food, entertainment, transportation, like. So, ang lahat ng PWDs, binibigyan niya ng card, PWD card ng bawat NGOs. So, ang bawat lalabas, malalaman natin pagka naglabasan sa bawat NGO. Another reason why we don't know how many PWDs there are, because in our census form, when diba, they go on a national census diba, survey, wala dun eh. Hindi naman nila tinatanong sa bahay-bahay kung ilan ang PWD nyo, ilan ang ano nyo, diba, may kapansanan, wala naman dun eh. So hindi talaga nakukuha. Tama si girl doon, kaya isang question lang meron. At kumisan ang kahit na naman din yung kabahayan, pagka in-interview, hindi na sinasabi. Sige po. So, dito po natin po sa nang first segment ng ating usapan tungkol sa PWDs, patient groups, and health issues. Meron po tayo susunod kung saan mag-usapan naman natin what the LGUs and what other groups can do for our PWDs.